Nakarang Pasko at bagong taon ay tumaas ang demand ng alimango at dahil nagkaubos na ng supply dito sa amin ay tumaas din ang presyo nito. Kaya panalo ka kung marunong kang manghuli ng alimango o di kaya naman ay nag-go-culture ka ng alimango. Hello ka farmer, once again welcome back dito sa DDT Nature Farm. Dahil pataas nga yung presyo ng alimango lalo pa kung holiday season. Kaya sa video na to ay alimango naman ang pag-uusapan natin. Paano huliin ng alimango at paano naman ito i-culture. Tika nga ba, saan ba natin makukuha ang alimango? Kadalasan, ito ay nakukuha sa dagat o kaya naman sa mga bakawan. Meron kasi itong tinitirhan na butas, kaya kapag nakita mo na ito, pwede mo nang hulihin. Pero ka-farmer, dahan-dahan lang dahil ang alimango ay may kagat, kaya pwede kang makagat. At kapag nahuli mo na ito, pwede mo nang ibinta o di kaya naman kung medyo maliit pa at gusto mong patabain, ito ay kinoculture. Kaya may mga video ako na mga interview natin sa mga farmer kung paano nila inaalagaan ang alimango. Pwede mong panoorin yon pagkatapos ng video na to at ilalagay ko sa bandang dulo. At i-click mo lang yon. Upang mapataba mo ang alimango, ay may mga pamamaraan tulad ng pagkulong sa isang kahon, paglalagay sa isang container at ilagay ito sa dagat, o di kaya naman ay pagkukulture nito sa mga sisidlan at may tuloy-tuloy na supply ng tubig dagat. Kailangan niya rin ng sapat na pagkain upang tumaba at maging mabigat. Kung kulang sa pagkain ay papayat ito at hindi na mabinta. Masarap kasi kainin ang matabang alimango. Ang madalas ipakain nito ay katulad ng maisda o di kaya may mga feeds din para sa alimango. Pero paano naman nga kung mahal yung isda? So ka-farmer, alam ko na, ito ang sagot sa problema mo. May isang shells na makikita sa bakawan na kung tawagin nga nila ay bagungon. Ito ay pamilya ng mga balilit o balilik kung anumang tawag sa inyo. Ito ay paboritong kainin ng mga alimango at kadalasan kung mahilig kang manghuli ng alimango, makikita mo ito na malapit sa kanilang bahayan na pinipisa nila. Kaya alam mong may alimango dyan. Ang kagandahan nito ka-farmer ay marami ito sa kabakawan. Actually may nagkwento nga sa akin na kinokulture niya rin ito upang pakain sa kanyang alimango upang hindi siya mamumroblema at mabilis lang itong dumami. At malalaki pa ang laman. Isa pa kasi nito, kung halimbawa may binibinta sa palengke, ito ay mura lang kumpara sa isda. Pwede ka rin pumunta sa mga lugar na mayroon kang nakikita nito, may pinagkukunan ka nito, kaya makakalibre ka doon kung ikaw na lang kukuha. Pipiliin mo rin siyempre yung mga malalaki upang iwanan mo yung mga maliit para sila na yung lalaki pa. Kumpara kapag isda ang binili natin ay siyempre mahal at magagastusan tayo. Baka kapag naibinta nating alimango ay mas malaki pang ginastos natin sa pagkain kumpara sa pinagbilhan ng alimango natin. Lalo pa iba-iba yung presyo sa bawat lugar. May mga lugar na mahal yung alimango, meron namang lugar na mura yung alimango. Katulad sa lugar namin, hindi naman masyadong mahal. Kapag nakakuha na tayo ng mga bagungon sa mga bakawan ay pwede na natin itong pukpukin hanggang sa mapisa at ibigay sa mga alimango. Siyempre kapag mas malaking alimango, mas marami tayong ibigay ng mga bagungon at mas maliit na alimango, mas kunting bagungon. Halimbawa sa 3 grams, pwede tayong magbigay ng 2, sa 4, 3, ganoon hanggang palaki ng palaki. Bigyan din natin ng alimango sa umaga hanggang sa hapon. Mas maganda kung 2 beses tayo magpapakain, nga lang magastos pero mas mabilis yung tumaba yung alimango natin dito. Madali lang itong pisain, actually malambot lang ang katawan nito. Pero kung nahihirapan ka, may iba akong paraan na kung saan lalabas yung laman nito kahit hindi mo napukpukin. Pero hindi ko lang alam to farmer kung ganun din ba sustansya na sa hilaw doon sa gagawin natin ito. Kaya ka-farmer, kung bago ka sa aking channel, ini-encourage kitang subscribe mo yung channel natin kung gusto mo yung ganitong mga video. At kung nagustuhan mo naman itong ginawa nating video, pwede mo namang pindutin yung like bilang pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat. Mayroon na rin pala tayong ginawa na Facebook page upang ang hindi makapagpanood sa YouTube at mas magandang makapanood sa Facebook ay doon na lang ka-farmer. Yung video natin doon at dito ay pareho lang. Paano nga ba kusang palabasin ang mga bagungon sa bahay nito kahit pa hindi na ito pupukpukin? Sa pagsisimula, ang kailangan natin gawin ay meron tayong apoy, meron tayong
tubig, meron tayong paglulutuan ng bagungon. Actually, ang gagawin po natin ka-farmer ay lalagayin natin itong bagungon. Mas maganda kung hindi na natin lalagyan ng tubig sa paglalagaan natin upang mas mabilis uminit. Ngayon, kapag kumulo na ito ng kumulo, lalabas yung kanyang sabaw, yung kanyang sabaw ng kanyang katawan hanggang kumulo ng kumulo. Gagawin natin, kukunin lang natin doon sa apoy at mabilis nating isasawsaw sa isang balde na puno ng tubig na malamig. At ang init at lamig noon, yun ang magiging dahilan upang isusuka mismo ng bagungon yung kanyang katawan, dahil yung init ng bahay nito na kumukulo at biglang papasukin ng malamig na tubig, yun ang magiging dahilan upang mailabas niya ito ng simple lang. O di ba? Sa halos 2 minuto lamang ay pwede mo nang kunin ulit doon sa tubig na malamig at ihiwalay mo na ang bahay nito doon sa laman at pwede mo na itong ipakain sa alimango. Ikaw, depende sa'yo kung saan ang gugustuhin mo, kung pipisahin mo yung bahay nito o di kaya naman ay lalagayin mo katulad ng sinabi ko. Pero kung halimbawang ayaw mo ipakain sa alimango at gusto mo maging ulam, napakasarap na ulam nito ka-farmer, at hindi ito katulad ng ibang mga shells na parang mapait, ito ay napakasarap ng sabaw nito, malinamnam. At mas maganda kung sasamahan natin ang gabi at ginataan, gagawin natin ginataan, lalagyan natin ng nyug. Ngayon, kapag ginawa naman natin ito, may mga basura tayong makikita yan, katulad ng baon ng nyug, yung bunot ng nyug, yung sapal ng nyug, at siyempre yung bahay ng nitong bagungon. Ang gawin po natin ka-farmer, yung sapal ng nyug ay ilagay po natin sa ating kalamansi. Actually, napatunayan ko na yung ka-farmer, pero yan ay epektibong nagpapabulaklak ng ating mga kalamansi. Subukan nyo rin, baka mapatunayan nyo. Yung baon naman ng nyug ay huwag nyo namang itapon, pwede namang gawing gatong yan. At yung kanyang bunot naman ay pwede naman natin gawing taniman ng orchid o kung ano mas magandang gawin. Basta hindi lang ito magiging basura. At pinaka the best sa lahat, yung bahay mismo ng bagungon na to, huwag nating itapon. Ang gawin natin, ilagay natin sa halimbawa pagkatapos nating magluto, ibalik natin ulit doon sa may mga uling, at sa sobrang tindi ng init ng uling, ito mismo ay maluluto. Kapag naluto na nito, pukpukin natin, durugin natin. Ang durog na bahagi nito ay pwede nating ilagay sa ating mga puno ng halaman. Ibudbud natin sa paikot nito. Pagkatapos nating madurog ay ihalo natin sa suka, sukang tuba. At yun ay isa naman sa napakagandang source ng calcium at potassium na pwede namang gamitin natin para sa ating halaman. Ang calcium ay nagpapatibay ng cell wall ng ating mga halaman laban ito sa sakit at piste. Isa itong micronutrients na kung saan, kung napapansin nyo, yung mga kamatis ay nabubulok yung bandang ilalim na bahagi ng kanyang bunga, o di kaya naman nangungulot yung dahon ng sili at kalamansi. Ito ay palatandaan ng kulang sa calcium. Kaya ang ganitong klase ay makakatulong upang matugunan ang kakulangan sa calcium. Meron din itong potassium. Kaya sulit na sulit, wala ka nang naging basura, malaki pa ang iyong naitulong sa mga halaman. Abangan mo ka, farmer, sa mga susunod ko na video ay gagawa naman ako ng isang video tungkol sa paggawa ng kalpos. Ano yung kagandahan nito, anong kahalagahan nito sa alaman, at susubukan natin mismo sa alaman at titingnan natin kung ano ang pangyayari. Hanggang dyan lang mga ka-farmer ang video natin sa araw na to. Maraming salamat sa inyong panunod, and I hope na meron kayo natutunan at meron akong naibahagi sa inyo na panibagong kaalaman. Hanggang sa muli mga ka-farmer. Panoorin mo ang susunod na video tungkol sa alimango at magkita tayo ulit doon. Maraming salamat and happy farming sa ating lahat. Paalam!